morning, everyone. Welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa investment. So ano po ba ang ibig sabihin ng investment? So in legal terms, investment, it is an asset or an item that is acquired in order to have or a goal to have a generating income. So ibig sabihin po, pag nag-i-invest tayo, tayo po ay kikita doon. So yun po yung ibig sabihin ng investment. Before you invest, dapat po, you have to examine yourself first if ikaw ba, ano ka bang klaseng investor? Either ikaw ba yung klaseng investor na okay lang na risk, mataas yung risk, pero ano, malaki naman din yung return. Or ikaw ba yung klaseng investor na kung saan gusto mo ng safe investment? Gusto mo na kahit hindi ganun kalaki yung kikitain, but hindi yung ganun ka-risk. So, depende po kasi yun sa personality natin o sa character mo kung saan ka mag-fit in. So, ngayon po, we are going to measure those investment vehicle if either liquid ba siya first, second, either it's volatile, and the third one, yield. So, when it comes to investment vehicle, so ano ba si investment vehicle? Investment vehicle, ito po yung mga klaseng investment kung saan pwede kang mag-invest. So, iba-iba yon. So, I'll give you some examples. So, the first one is property. So, when we say property, it is merely like a land itself. Property like house and lot, condominium, yun yun. So, if you bought a property, we have to measure it. Either liquid ba siya, vitality, or yield. So, for property, it's highly illiquid. Bakit highly illiquid or ano yung ibig sabihin ng liquid? When we say liquid, ibig sabihin may available cash ba siya immediate if kailangan mo siya for emergencies. Bakit na-qualify si property as illiquid? Because the property, if you cannot sell your own property kahit you have 100 properties but kung hindi mo siya mabenta, hindi siya liquid. Ibig sabihin wala kang cash na pwedeng ano, makukuha anytime. The second is vitality. So, property is known to be dependent on the market. So, ibig sabihin, kung malakas yung market, medyo, ano, mas malaki din yung interest ng property. But the good thing with a property po is that hindi po siya tulad ng ibang investment na kung saan nagre-require siya ng, ano, ng bumababa siya kung yung market natin is bumababa. So, hindi siya ganun ka-affected. So, even though crisis hits, like pandemic, so si property ganun pa rin yung price. And the third one is that yield. So, property po is known to be giving stable return. So, di ba sinasabi ko na hindi siya ganun ka-affected. In a due time, nag-i-increase si property. Like, for example, for the houses, ranges like 2 to 5%. And then for the condominium, it's ranges from 8 to 12% in a year or per annum. So, investment-wise, maganda si property. Ang ano lang dito is that if you are the type of investor na parang nag-uumpisa ka pa lang, so hindi siya ganun ka-advisable because if you don't have a reserve cash, pag if ever something happen, like in your family, in your certain family, pag may nangyari, so gusto mong ibenta si property, kahit hindi bumaba yung presyo ng property, eh ikaw mismo yung nagpapababa ng presyo. But property is a great one also for the investment. That's the first. The second one is the equity. So, ano ba yung ibig sabihin ng equity? So, equity or other terms, that is a share or stocks. Yun yun. Ibig sabihin po ng stocks or equity, like a shares, bibili ka ng part din ng company ng shares. So, for example, lagay natin si Jollibee, yung price nila nasa 200 pesos. Gusto, may puhunan ka like 10,000. Gusto mong bumili ng Jollibee na share. So, pupunta ka dun sa PSA, mag-search ka, okay, ganito na price ni, ano ngayon, ni Jollibee. So, your 10,000 pesos divided for the current price, kung magkano yung, ano nila, yung bentahan nila. So, ibig sabihin, if you purchase that price, 200 pesos, tapos pag in a due time, nag-i-increase siya, like nagiging 205 siya, ibig sabihin, may 5 pesos ka na increase or tawag dito yung interest mo doon sa ayutubo mo doon sa ano mo yung sa puhunan mo na 200 pesos per share yon. So ibig sabihin pag bumibili ka ng 10,000 shares times 5 pesos mo na kita, that's 10,000 times 5, that's 50,000. So yun. But it doesn't happen overnight po yun. So ibig sabihin, hindi siya like bibili ka ng stock ngayon or bibili ka ng share ngayon, bukas utubo na siya. So maghihintay po tayo some months or a years. So based on our experience po, like it's
probably it's better to put your money mas longer, mas malaki yung tutubuin, at saka mas malaki yung kikitain doon. So, pag nag i-invest ka, dapat purely for investment mo lang talaga siya, naka-allocate doon. Pag minamadali mo yung investment mo, mas kukonti yung kita, or there are times na lugi ka pa. So, we have to measure this one by liquidity. So, ano po ba yung liquidity ni equity or ni shares? It's generally liquid. So, ibig sabihin, may available ka na funds na pwede mong makuha anytime. Bakit po siya liquid? Because, ano siya, like, because you are buying a share, so pwede mo siyang ebenta anytime. So, pag nagbebenta ka, makukuha mo yung, ano mo dun, yung share mo dun, like, around 24 hours, 36 hours, depende sa company kung saan ka nag-invest. Kung anong platform ginagamit mo, so pwede mong i-withdraw yun. And, volatility when it comes to equity is known to be higher risk. Because nga po, nakadependent siya sa market. So, if you're investing, dependent dun sa market, example, bumibili ka ng isang company na share, at saka yung company na yun is that product nila is hindi ganun kabenta, so affected yung sales nila, so bumababa yung price. But ito po yung magandang time din na mag-i-invest because mababa pa siya, so there would be a lot of rooms for you na mag-grow yung money mo, at saka mas mababa yung kailangan na puhunan kasi nga po is that ano siya, mas mababa yung price ng equity or ng shares. So it's highly or known to be high risk when it comes to volatility, and when it comes to yield po sa equity is that known to have higher returns. So, di ba sabi ko nga kanina, the higher the risk, mas higher returns. And for me, hindi ka naman nalulugi pag equity kasi pag hindi mo kailangan yung pera mo, pabayaan mo na siya doon. Antay ka lang kung kailan siya mag-grow, kung kailan siya magkaka-interest, saka mo na lang siya i-withdraw. The next one is the bond. So, ano ba yung ibig sabihin ng bonds? When we say bonds, ito yung pagpapautang. Sino yung mga company na yun? Ito yung mga financial institutions like mga insurance, financial services. Sila yung nag-handle ng bonds. Sino ba yung nangungutang? Depende po yun sa scope ng company. So, some other companies nagpapautang doon sa government natin. So, ang tanong is that liquid ba siya? So, for the bonds po, is that liquidity is dependent on the market then. Because, di ba pag bonds, pag ikaw nagpapautang, di ba may ano yun, specific period. For example, sasauli yung pera sa'yo, 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years. So, hindi siya highly liquid. The volatility of it, it's still dependent on the market when it comes to bonds. Kasi, fixed interest yung bonds. So, hindi ganun kalaki yung kikitain natin sa bonds because mas mababa yung tubo, mas mababa yung interest. So, ibig sabihin, your interest right now, for example, nagpapautang ka in the next 5 years, yung interest doon is 3 to 5%. Yun. So, kahit bababa man or tataas yung market, so hindi ka affected doon kasi fixed nga siya yung nakasign sa contract sa'yo. The next one is the yield. It is known to be a stable return. So, stable siya because fixed nga siya. Kaya, si bonds medyo safe siya, lower risk, but lower return din si bonds when it comes to investment. The fourth one po yung isi-share ko sa inyo is that the commodities. So, ano ba si commodities? When we say commodities, ito yung mga common goods. Which is si sugar, si gold. So, commodities dependent on the demand. So, kung mas higher yung demand niya, mas malaki yung kikitain. So, saan tayo pwede mag-i-invest dito? So, merong mga platform or institution na kung saan sila yung nag-accept ng mga investment. When it comes to the liquidity, it's generally liquid. So, ibig sabihin, may available ka na funds na pwede mong makuha anytime. So, ganun siya. When it comes to volatility, it is known to be higher risk. Kasi, nakadependent din kasi siya sa mga supply and demand dun. And the last one, for the yield, it is known to have higher returns si commodities. Kasi for example, si gold, diba, mas malaki yung tubo niya in the due time. How to determine whether your investment is not a scam? So usually po, ito yung tinatanong natin kadalasan, saan na tayo mag-invest? Totoo ba yan? Investment ba talaga yan? Or hindi ba scam yan? So ganon. So, ito lang po yung tandaan natin when it comes to investment. Sa investment po, wala pong madalian. When we say walang madalian, ibig sabihin, hindi po dapat nangangakaw sa investment company ng
limit time period. Like, ito lang, 3 years, 5 years, or 5 days, 10 days, ito na po yung kikitain natin, like 5 to 10%. Wala pong nangyayaring ganun sa totoong investment. Because, sabi nga po, in investment, there would be a higher return and higher risk. So, hindi po pwede na higher return at low risk. So, pag may nangangako pong ganun, mag-isip-isip na po tayo kung totoo ba talaga tong sinasabi niya. Pag may nagsabi din po sa inyo na it is unlimited time only. So like, 5 days lang, kikita na yung 1,000 mo to 5,000, ibabalik na sa'yo. So mag-isip-isip na po tayo dun kasi kadalasan po nangyayari po pag company pressure po tayo na ganito, ganyan. The last thing po is that don't trust your money or your investment po in a certain person. Kasi pag sinasabi nila, oh, ako sa'yo, ako yung ano, example, meron akong, I'm a member of this company, like, nagte-trade po ako, ganito, ganyan. So, tumatanggap po sila ng mga investment na ganon. So, hindi po ganon ka-secure. Kasi nga po, in an investment po, kadalasan company, legit company po yung nag-handle doon. So, before you do the investment, before you do your own investment, kindly research kung ano po yung background ng company, how long they are doing it, at saka pupunta po kayo, pag nag-search po kayo, pupunta po kayo dun sa kanilang legit na website. That's all for today. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more videos.